Thank you, Miss Kate. And then, thank you so much. And next media partner is si Nas Tabares from Pelikula Mania. Hello po. alam niyo po, sobrang overwhelmed ako. Hanggang ngayon po, hindi po ako makapaniwala. Like itong mga artists po na kasama ko dito, grabe sila mag-boost ng confidence. Kasi may mga times pa rin po talagang kine-question ko yung sarili ko na talaga ba nangyayari to? And alam niyo po, isa sila sa nagpa-feel sa akin na, ayan no, like, dahil sa pagmamahal ng tao sa inyo, nasundan kayo ng next project. And we owe it to the people. Talagang maraming salamat po sa tumangkilik sa amin talaga ni John. Na hindi namin ina-expect. As in, we didn't expect anything. Sobrang hindi po namin expected. Then, after talaga naman extraordinary, and si Sir Christian kasi talaga nagmamonitor kung ano po nangyayari. Bigla niya nilatag sa amin ni John itong Wheel of Love na po to. And we are very, very excited na may i-share ulit sa inyo ito, 'di ba, John? Actually nung nabalitaan namin to about this Wheel of Love, napagtatambaling kami. Nasa kotse kami, me and KG and Sir Christian. As in randomly biglang nabanggit sa amin ni Sir K, "Meron kayong project ni KG, ah, ganito sa Wheel of Love, magpa-partner kayo." And we were like, sobrang na-hype kami, as in nagtatatalong kami sa kotse. Tapos ayun, sobrang excited namin. Sabi namin ni KG, galingan natin. So ayun, like we're really thankful na binigyan kami ng opportunity na ganito, especially going way back to Extraordinary, My Extraordinary. Sobrang thankful kami kasi mas nag-grow lalo yung friendship namin, not only with each other but also the other Asterisk artist and the whole Asterisk family. Ayun. Ako na mauna, sige po. Ako kasi, I really open with not only yung BL, hindi lang boys love, pati actually sa girls. Kasi I'm a volleyball player, so I'm really, yung mga friends ko talaga are these type of people, or nasa LGBTQ plus talaga. Sila yung lagi kong kasama. So I know their stories, I know, kumbaga, nakikita ko sa totoong buhay, alam ko yung totoong, nakakita ako ng totoong mag-jowa na boy, totoong mag-jowa na girl. So, I'm really happy na nagiging open na rin tayo sa ganitong mga bagay or napapalabas na rin para maintindihan din ng ibang people or mas ma-accept din ng ibang tao. So, para sa akin, I'm happy din na naging part ako ng ganitong palabas kasi, ayun, yung mga friends ko parang mas nag-approach sila sa akin na, uy, buti, ano, ganyan, na-accept mo yung ganito. Sobrang happy ko. And ayun nga, yung mga friends ko, natutuwa din sila. Yun din yung sinasabi nila sa akin na they're happy na napapakita na natin sa ibang tao. So, I'm really open with these type of things. Yan. Sige, I'll go next na. With me naman, I'm really happy and that nagiging pa-normal na ito, if not normal, at least nabibigyan na ng platform to show yung mga pinagdadaanan ng LGBTQIA+ community. And most of my friends kasi, as in karamihan sa kanila, are, ayan, from the community din. And I'm really proud na meron ng ganito. And I'm proud to be part of this series kasi ayun nga, sobrang napapakita rin yung mga pinagdadaanan nila. And I hope na maging normal na nga siya and hindi siya ibang category. So. Ako naman, nalaman ko na nag-boom yung BL series dito sa Pilipinas, super happy ako kasi yung time na yun, parang bala ko manood ng BL series sa Thailand. And ayun, parang super happy ko na naging open yung community natin, yung bansa natin sa mga BL series, LGBTQ community mismo. And ayun, parang
at last, parang finally, wala na yung parang mahihiya or magtatagoy. Parang lahat ng tao, si kung sino man sila, parang magiging proud na sila dahil open na at wala nang mag-judge sa kanila sa dito sa bansa natin. Oh, for me naman po, super happy din po ako dahil personally, I'm a BL fan and ang main ship ko po is Bright Twin. And yun, naging super happy din po ako lalo na nung part po ako ng isang BL series. Yun po. Go, Sam. Ako po kasi honestly po ang pinagkaiba po ni Mateo kay Samuel ay wala. Siguro yung ano yung hindi lang po siya maseryoso sa isang relasyon pero most of the traits of Mateo parang ako po talaga yung pinortray ng character niya. Kaya po nung ginanap ko po yung role ni Mateo, parang hindi po ako nag-act, parang kumbaga that's Samuel. Ano yan po yung personality niya. And ganun siya kakulit, ganun siya kabait sa magulang. Parang ganun po. Ganun po yung parang wala po masyadong difference. Ayun, so sa akin naman po, medyo malayo. Kasi si Gabby Mendez po dito ay napakalakas ng loob niya, napakalakas ng loob niyang pakilala yung sarili niya sa taong gusto niya, napakalakas ng loob niya na yung confidence niya na ipakilala yung sarili niya sa tao, which is ako po as early mihiya, as myself, hindi po ako ganun tao kasi mahihiyain po ako. Katulad nga po sa apelido ko, mihiya, kaya medyo mahihiyain. So ayun po, medyo mahihiyain po kami pong lahat na magkakapatid, medyo mahihiyain po kami, kaya po hindi po ako sanay na ganun yung role na gawin ko, kaya medyo challenging po siya, pero at the same time na-enjoy ko din po yung role ko dito as Gabby Mendez. Thank you po. Ako ba? Hello po. Hi sir, kamusta? Para sa akin naman, ano yung kapareho ng ugali at pagkakaiba? Siguro para sa akin yung yung kapareho muna. Parehong yung Nico Nicolas kasi, tsaka yung Miguel Asuncion na may kita niyo sa Wheel of Love, Weekend to Remember. Sobrang, well, kabalik tara naman ni Ordy, sobrang mahihiyain talaga ako pagdating sa mga girls, kung paano manligaw, kung paano makipag-usap sa kanila, kung paano maaminin yung feelings mo. Then, mapagmahal sa magulang. Ayun, sobrang mapagmahal sa magulang. Then yung pagkakaiba na, yung pagkakaiba naman ng Nico Nicolas at ni Miguel Asuncion, ayaw ko muna kasi sabihin dito yung pero kung napanood nyo yung official trailer namin, yung full trailer namin, puro away talaga kami. Puro nakipag-away talaga ako sa mga kapatid ko na hindi ko kaya gawin sa totoong buhay. Like, sigawan sila, awayin sila. Eh, yung hindi ko kaya. Ayun. Eh, yung pagkakaiba ni Miguel Asuncion at Nico Nicolas. Actually, my character was very similar to me because ako rin, sa totoong buhay, ako din talaga panganay sa magkakapatid. I'm the eldest of three, tatlo kaming boys. So having three little brothers dito sa, younger brothers dito sa Wheel of Love and young bunsong babae, it was really easy to portray kasi yun nga, kung napansin nyo, sandang ko yung sinabi ni Nico na lagi nag-aaway magkakapatid. Ako din talaga sa totoong buhay ang mediator sa dalawa kong kapatid na laging nagkakainisan
And napakasarap i-portray nung character na to kasi I get to parang portray my brotherly love. Ayan, gusto-gusto, sabarang love ko kasi mga brothers ko. And ayun nga, mapagmahal sa pamilya, gustong-gusto ko yung idea ng series na to about family talaga. Pero ang pinagkaiba ko kay Romeo, hindi ako masungit katulad ng nakita nyo kanina. I'm sobrang approachable po ako. Gusto-gusto ko po talaga na ikipag-usap sa mga tao. I mean, ayun, anybody. Ayun. Ayun lang po. How about kay Louie and Daryl? Louie, what do you think? Sa tanong ni Sir Nell. Hello po. Actually, malayo po yung character ko kasi hindi po ako ma-party. Joke lang. Merong similarities po. Kaya it's like naging madali po sa akin yun kasi merong mga like yung traits po niya. Ako, like madali po siyang gawin kasi ganun din po ako sa totoong buhay. Pero hindi ko po na-reveal po muna yung role ko po dito sa series kasi para maano. Pero abangan niyo po yan. Thank you po. Thank you so much. Ikaw, Daryl. Daryl, okay. Daryl, nandito ka, Daryl? As for me naman, siguro meron din kami contrast and similarities ng characters. In terms of similarity, siguro yung character kasi ni Daniel is strong. Kasi independent person siya. Tapos, paparaan, maabilidad, ganun. Siguro, I find myself that too. In terms of this field and sa studies ko. And in general, maparaan talaga ako na tao. And yung contrast naman namin is, siya kasi, si Daniel is an independent person. Which is, I am not. Kasi dependent pa rin naman ako sa family ko. And yun, I think, is the summary of ng answer ko dun sa question. That would be all. Similarities ni Moises and ni Philip is both of them are sobrang observant silang dalawa. Okay? They know when they are winning and when they are losing. And slowly, isa din sa similarities nung ni Moises and the Philip is they know when to fight for the one they love and they know how to let the one they love go kapag they see that it's not working. KG? Okay. Thank you so much, Sir Naz.